What's up, Gopitos? Andito na naman ako si 7GLS Gaming at sisirain ko na naman ang 5 minuto ng inyong buhay. At alam kong nagtataka kayo ngayon kung bakit iba ang aking kino-content at hindi nyo kilala. Ipapakilala ko sa inyo, guys. Ito ay Heroes Evolved Mobile, which is hango to sa isang laro na kilalang kilala nating lahat, which is yung Dota 2, Defend of the Ancients. Kung curious kayo kung ano ang laro na to, pumunta lang kayo sa aking YouTube channel at Facebook page. Eto sila. Yan. Itong Heroes Evolved Mobile ay hango to sa isang Dota 2 na laro na kung saan ang game mechanics nito ay parehas na parehas sa kanila na meron fog at gumagamit ng wards. Pero syempre, guys, hindi yun yung gusto kong i-highlight sa inyo. Ang gusto kong i-highlight sa inyo is kung paano ko ginamit ang hero na pinapakita ko sa inyo ngayon, which is si Naya. At kung gusto niyo makita ang larong ito at malaman pa, pumunta lang kayo sa aking Facebook page at YouTube channel or i-install nyo to at makikita nyo ang Heroes Evolved Mobile sa Google Play Store or on your App Store. So, simulan na nga natin. Ito na, guys. Ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga highlights ng larong ito. Ang gamit kong hero ngayon ay si Naya at ipapakita ko sa inyo kung paano maging bida sa larong ito. Ang gagawin ko rito, papasuhin na lawa sila sa tore. At ayun na nga, patayan dalawang ugok. At ganito rin ang gagawin ko sa kalilang tore. Totodasin ko na rin. Kawawang tore, walang kamalay-malay. As ngayon, guys, nakikita nyo kung ano ang ginagawa ko rito. Simple lang na simple. Farm, push ng tower, same game mechanics lang, parehas ng Dota 2. Pero ito na, ipapakita ko sa inyong mga kagapitos kung paano ang clash dito. Ayan, diba? Napatay natin ang isa. Pangalawa, syempre, hindi tayo kontento sa dalawa eh, kaya tatatlo tayo. Pepeng! Ang lupit, diba? So ngayon, itong gamit kong hero ay si Naya at ito ang magiging bida ng gameplay na to. Pero syempre, pag bida nga naman, kailangan gagawa din tayo ng kontrabida. Tingin nyo, sino magiging kontrabida natin dito? Di nyo alam. Ito. Siya magiging kontrabida natin ngayon dito. Dahil tinapos ko siya nang hindi niya alam. Ngayon, makikita nyo mamaya, maghihigante siya sa akin. Pero bago ang lahat, na-deads tayo dun. So, ito na ang highlights natin dito. Pereng! Slow motion at tayo ay tinodas ng mga ugo. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo, guys, pag may bida, may kontrabida. Kaya ang kontrabida dito ay lalabas. Totodasin ako ng kontrabida rito. Pero syempre, hindi ko papakita sa inyo kung gaano ako tinatodos ng kontrabida. Mapapahiya tayo dun eh. Kasi nga, kita nyo itong Naya na to, may pakpak. Ibig sabihin, mahangin yan katulad ko. Pero hindi pa rin nakalipad. Palipad papunta sa well namin. Ayun ang nangyari. Ito na naman. Ayan. Kaya na sinabi ko sa inyo, may kumikitil lang aking buhay. At ayun ang kontrabida. Ito na yung part na akala ko matatalo na kami. Pero akala ko lang talaga yun. At ipapakita ko sa inyo ngayon dito kung gaano kalupit at paano naging bida ang ating hero ngayon dito na si Naya. At ito na, guys, ang pinaka turning point ng larong ito kung saan uubusin sila ng ating parot.
unang tibak. Pangalawang tibak. Pangatlong ugok. At pang-apat na ugok. At yun na nagtatapos ang ating boxing dito. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang tinatawag nilang victory! Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking Facebook page at YouTube channel. Maraming maraming salamat.